Pinalilinaw naman ng ilang mga senador ang naging papel ng Amerika sa pinakauling resupply mission ng Pilipinas sa Ayung Insul, maging ang ilang panuntunan sa Visiting Forces Agreement at EDCA sites. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Nais malinawan ni Senadora Amy Marcos kung ano ang naging papel ng U.S. Navy plane sa pinakahuling resupply mission sa Ayung Insul. Ayon sa Senadora, tatanungin niya kung talaga bang observer status lang ang U.S. sa Ayung Insul. Pangamba niya, baka kasi lalong magkaroon ng tensyon kapag may ibang bansang sumali sa issue sa West Philippine Sea. Ang gusto natin mangyari ay talagang magkalma, mapanatag ang lahat. Kahit pikon na tayo, mainit na ulo natin, kailangan huminahon ng lahat. Sabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi pwedeng deadmahin ang iringan ng Estados Unidos at China na ito anya ay makakaapekto sa ating bansa. Kailangan tingnan anya ang seguridad ng bansa sa mas malawak na perspektibo. Ang masasabi ko lang, it's a delicate balance, but kailangan very dynamic ang ating both diplomatic and defense posture dyan. Huwag tayong magkaroon ng irreparable na mistake that will cause a war. Sa budget hearing naman, nais ring linawin ni Senator Chiz Escudero ang ilang panintunan sa Visiting Forces Agreement pati na sa mga EDCA sites. Pinaalala naman ni Philippine Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Jay Tariela, na importanteng maalala na ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mismo ang naglinaw na maikipagtulungan ang Pilipinas sa iba't ibang bansa para sa isang rules-based international order. Daniel Manalastas, para sa Bayan.